What's up sa inyo mga katoto and welcome back to this channel. I'm your man Orio. Once again guys, nandito na naman tayo sa isang part ng video vlog ko kung saan guys, hindi ako magdo-drawing o hindi ko gagawin yung mga usual na ginagawa ko sa ADT vlog ko. But this time, this is my second time, no, na magre-react ako sa isang naman video. Actually, this video catch up my attention kasi nga, hindi ako totally laging nagnanonood dito Raffy, lalo kung hindi interesante yung ano, no, yung kumaga yung content o yung video, pag parang hindi niya na-catch yung interest ko, hindi ko talaga pinapanood. But this video came up an hour ago, tapos ang content niya is about the yung nahuli on CCTV na maniac na manager. So ewan ko kung okay na ilagay yung clip, no, dito sa video ko, pero hindi ko na lang gagawin to avoid copyright issues. Pero yung ano, yung nahuli cam na pagchachansing na mahanay na manager is kakaiba sa lahat ng na-report ko dito Raffy, no? Kasi unang call pa lang para dun sa manager, no, nung isang parang 24 hour hindi ko alam convenience store ba tawag doon, no, umamin siya kaagad, no? Hindi siya, hindi kagaya ng iba, may pagkatanggi-tanggi pa, may parang may pag-ano sa sarili. Pero this time, itong si Kuya, nag-ano siya kaagad. Tag dito, nag-okay siya kaagad na nangingi siya ng tawad kaagad dun sa babae, na ganito yung ginawa niya, na ganyan yung nangyari. Pero, alam niyo yun, yung feeling na parang another maniac na naman nakahap on cam, pero, at least dito naman nanghingi naman ng tawad yung ano, no, yung lalaki. Pero wala kasi ano, wala kasi sinabing background kung pamilyado ba yung lalaki, kung matandang binata ba siya, o kung ano yung manager na yun. Pero manager kasi siya. So manager tas empleyado, yung minamanak niya yung empleyado, no. At ang ano doon, ang malupit doon, hindi lang pala yung babaeng yun yung minanyak ng manager, kumbaga marami na ring minanyak. Pero parang ilang nagkaroon ng lakas ng loob na magreklamo. Pero nakaka-catch up lang ng attention kasi wala nang hindi napapahabain yung storya ni Tito Raffy. Although akala ko yun, yun tapos na. Pero meron pa rin pala yung part 2. The part 2 is kung saan na yung isang is paghaharapin sila, no, ni Tito Raffy, tapos titignan kung mapapatawad yung manager nung nagreklamo. Pero for my opinion, hindi ko dapat tinapatawarin eh. Kasi ano eh, grabe yung ginagawa ng manager niya sa babae, sa employee na babae. Kasi imagine mo, makipag-kulit ako. Usually I don't call that harutan, pero pag sa akin kasi kulitan, yun yung term ko, no. Makipagkulitan ka sa isang empleyado, sa kasama mo sa work na kailang dalawa, no. Very uncomfortable 'yun lalo't kung babae. Tapos manghalik ka, manghagat ka. Yon, hindi na talaga ano yun, hindi na normal. So talagang may something na nangyayari. Pero good thing, no, yung babae naman is hindi siya yung nagpatagal ng sitwasyon. Kasi parang nangyari yata sa babae, nagkaroon siya ng conflict sa boyfriend niya. Since, baka naisip daw kasi ng boyfriend niya na parang nagugustuhan niya yung nangyayari. Kaya hindi siya nagreklamo or late niya sinabi dun sa guy. Pero in the part naman ng babae, sabi niya dito Raffy, and habang pinapanood ko yung video, no, naintindihan ko rin naman siya kasi hindi natin alam eh kung ano yung pwedeng magawa ng ano lalaki kapag nalaman niya. Imagine mo, lalaki yun, boyfriend pa. Tapos, ako, sakali may ginaganan yung girlfriend ko. Naku, baka hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko, pero bukod sa papulis ata eh, naku, hindi ko rin masasabi. But, no, ang good thing na ginawa ng babae is nagreklap. Kinumpronta niya, sabi niya, kinumpronta niya daw yung manager. Tapos sinabi niya na bakit ka ganyan sa akin, pero hindi naman na elaborate masyado. Ang ano lang dito is dinidiretso agad kay Tito Raffy, and catching up the fact na umamin yung lalaki is totoong ginawa niya yun sa babae, no. Nakakaano lang, bakit may mga ganung klase ng ano, no, o hindi talaga natin matatanggal eh. May ganun talagang klase ng lalaki, no, yung sobrang makapag-disadvantage lalo alam mong high position ka, tapos medyo mabababa lang yung mga nasa baba mo. Ganun magtrato, sobrang nakakapangit, nakaka-bad vibes, nakaka-hassle sa parang image ng mga lalaki, no. Considering di ko gina-judge, pero kung may pamilya yung tao na yun, 'di ba? Ganun yung ginagawa mo. Uy, nakakahiya ka po, sir. Nakakahiya ka, sobrang nakakahiya ka. Kasi kung sakali naman nag-ano ka, di sana nag-girlfriend ka na lang, tapos yung girlfriend mo, ang ganunin mo, hindi yung girlfriend na may girlfriend, tapos
parang bababa pa ata yung ano, ikaw manager ka, tapos parang hindi ko alam kung parang staff doon, kasama doon sa ano. Sobrang pangit ng setup, sobrang pangit nung ginawa nung lalaki niya. Although, nakakaano lang doon is talagang umamin siya nung ginagawa niya. Tapos umiiyak siya doon sa phone call. Pero syempre, madaling mahabag sa boses pero hindi mo makasi masasabi kung sincere nga ba talaga yung iyak niya. No? Pero, tingin ko, okay siguro patawarin pero pagbayarin, no? Yung ganung ano yung ginawa niya pamamanyak siguro physical. Hindi ko alam kung ano proper ano doon. No? Hindi ko alam kung sexual abuse. Yon, sexual abuse. Alam niyo, yung mga panonood dito Raffy, dun mas bubuksan yung isip natin na kung ano-ano mga ang pwedeng ikaso sa mga taong na nanamantala, no? Lalo-lalo na in terms of batas. Kasi may mga tao kasi na uso na kasi ang arigluhan eh. Kaya parang wala na lang eh. Ang nangyayari kasi parang nagiging yabang na lang yun ng ibang tao. Pero dahil dito Raffy, bukod sa alam niyo na dinidiktik din niya yung mga ganung klaseng tao, yung mga taong alam niyo na nagsisinungaling, yung alam niyo yung mga tao na gusto lang pagandahin yung pangalan nila o gusto lang nilang merong pumangit yung imahe o malinis yung pangalan nila is hindi nung-overact to Raffy. Pero good thing din meron ni Raffy yung Tulfo in action. Nakakatawa lang, no? Nakakatawa lang na bakit sila lagi nagsusorry kay Tito Raffy, although wala naman silang kasalanan kay Tito Raffy, di ba? Ewan ko nga eh, pero dapat siguro dahil sobrang ano na, no? Alam mo yun yung iisip mo na ang daming makakalam ng kawalahiyan ang ginawa mo, lalo na yung mga manyak dyan. Kayo mga manyak kayo, no? Kung ayaw nyo manyansing o kung ano-ano man, no? Magandang gawin nyo, mag-asawa kayo para para meron kayo niyaya post pag matutulog kayo. Yun. At lalo na para meron kayo maaaring katawang sa buhay. Yun yung maganda bukod doon. So, maganda din. Actually, may mga youth, no, na mas nanonood pa kay Tito Raffy. Hindi para lang, hindi maging curious sa mga story ng buhay ng may buhay. Kundi para, mas magkaroon kayo ng knowledge about law, about rights, about how will you file or how will you fight when you are defended. Yun. Ganun dapat. Kasi, minsan, may mga yan, kapag alam nilang mas malakas sila at kayang-kaya kanila, hindi kanila titigilan hanggat, ano, parang hanggat nila mukhang gusto nila. Parang mabully, ganun. Ganun yung mga tao na yan. Pero, salamat na rin dito Raffy in action at sa programin dito Raffy na nabibigyan na solusyon yung ibang mga problema. May mga tao tumatayo, nagiging matibay, na kahit na parang ayaw nilang magsalita, napipilitan silang magsalita, hindi sila napipilitan ng isanda, kundi nagkakaroon sila ng lakas ng loob magsalita para ipaglaban at sabihin yung totoong nangyari at kung anong parte ng sa side nila na ginawa na hindi maganda. Kaya, yun, load kayo ng Tito Raffy in action. So, actually, yun lang ang magiging reaction ko, no, sa video na yun, no? Kasi, may part 2 pa, so abangan ko yung part 2. Kung ano mangyayari, kung mamatawa, lumangkulong. Pero kung para kay ate, no, yung sa hinipo-hipo, parang niyakap-niyakap siya, pakulong niyo po, pakulong niyo. Para po matauhan, para makita din ng ilang mga tao dyan na may ganyang klaseng pag-iisip, na may mga ganyang klaseng kamanyakan sa katawan, eh, wag na, maisip na hindi nila gawin, wag nilang gawin, kahit kanino, para lang malaman nila na may pupuntahan sila pag ginawa pa nila yun. No, hindi tayo nagiging walang awa, pero gusto lang nating maging patas sa lahat at syempre gusto lang natin na ibigay yung hustisya na para sa atin. Kaya yun po. So long live Tito Raffy. Ang galing kami po namin, at dami ko natutunan sa inyo. Pati yung mga ibang nanonood po sa inyo, ang dami namin natutunan. So long live po Tito Raffy. Subscribe to Tito Raffy Action. Raffy Tulfo in action. So subscribe po kayo kasi bukod kung ang aim nyo lang is maging chess mo sa ang iba pong aim na nakukuha namin dito ay nagiging matalino kami sa batas dahil patuloy ang pag-feed po sa amin ng kaalaman lalo sa tulad kong kabataan na sa kabila ng mga nangyayari ay meron kaming karapatang lumaban o may mga merong paraan para lumaban.
So muli po, maraming maraming salamat po sa nanonood po ng video na to. And if you are new to my channel, you like what I do, you like what I draw, and you like all my tripping hints, even this reaction guys, kung nagustuhan niyo po ito. And if you have any reactions, kung naparodyo rin po yung video na yun, ay comment niyo po dyan sa baba. Then mapag-usapan po natin yan para naman sabay-sabay yung nating abangan yung part 2, no? So taalala, sabihin ko lang po ha, yung title po nun is Nahuli ka ang pagchachansingan ng mahalay na manager. So hindi po ako nagsas lang, yun lang, nirapan lang ako ba sa akin. So muli po, maraming salamat po and thank you for watching for this thank you for watching this video. I am Orio and God bless. See you on my next video.